Ang ating ano, producer's choice lang naman siya. May parang very special naman ang treatment dito. Nag-create ng isang spot para sa kanya. Ano pakiramdam? Kinaiingitan? It feels correct. Sobrang nangingibabo po yung gratitude ko lang talaga kasi since first year po nang sinipanalo ng Pure Gold, nakakatuwa po na na-allow yung katulad po natin na ito, alam naman natin kung ano tayo na ma-allow makapagkwento ng ganitong kwento kasi yun nga po kanina ng sinabi ko kanina. Malaki po siyang kwento at napakaraming characters and sinabi ko rin po ito ng pitch ko na napaka-importante sa akin ng araw na yun kasi hindi ko alam kung kailan ulit ako makakaulit ng may anim na taong nakikinig sa akin. Tapos ngayon na nabigyan ako ng opportunity na maipapalabas na siya sa sinihan kapag nagawa na namin siya. Iba, hindi mo na mabibilang kung ilan yung makaka-ano nung kwento. So sobrang lang po yung gratitude ko sa Pure Gold and dun sa experience na binabahagi ko sa amin ngayon as a young young people. Saan ang galing yung kwento? Like, true to life ba to? Inspired by true events? May portion ka ba doon? Nag-varsity rin po ako nung high school. Tapos, pero ngayon po din ako naglalaro. Tapos, bali po, as a, nag-film school ako nung college. Tapos, isa po sa mga pinagpiliin ko yung thesis, yung Dead Mother, Dead Paul. So, may short script na po ako nung dati, na reunion film lang po siya, nang namatayan ng nanay ng bakla. Tapos, nung lumabas yung Pure Gold, na naghanap sila ng kwentong panalo ng Pilipino, sabi ko, paano ako makakapasok dito? Lagyan ko ng volleyball. So, one day lead, Dead Mother, Dead Paul. Doon lang siya nabuo talaga na, sige, yung dati ko ng kwento, buuin ko ulit. Kasi di ko na po na siya na-shoot, di na po ako, di ko na po tinapos yung film school. Kasi nag-internship na po ako, tapos di na po ako nag-stop from there. And then, yun po. So, at least nakip ko pa rin po yung material po ng thesis ko. And then, dinagdag ko lang po itong volleyball para maging full-length movie na po siya. And yun, inspired din siya sa barkada ko, inspired din siya sa volleyball team namin, na hanggang ngayon in contact pa rin naman kami. And I feel like isa to sa mga kwento, makakapag-share nung mga hindi pa alam ng mga tao, katulad ng tinatawag nating chosen family. So, it revolves around that na parang we as queer people, hindi lahat sa atin pinapalad na magkaroon ng as in makasama natin yung pamilya natin kasi yung iba pinapalayas, yung iba umaalis para sa trabaho. So, isa po siyang team, isa po siyang family, isa siyang grupo ng iba-ibang klase ng bakla na halos walang matirhan. So, and then, yung sa kwento nga po, kailangan nilang ma-reunite, mabalik yung pagiging pamilya nila para manalo at para maibalik din dun sa parents or yung sa nanay-nanayan nila yung ibinigay sa kanilang buhay, which is yun din po yung isa sa mga happy and proud and excited ako na ibahagi dito kasi part po yung Golden Gaze, in-interview po namin sila and sinayang pa rin Divine Amparo po ang Nay Champs, siya po yung nanay-nanayan nila, si Nay Champs and very excited po kasi kami na i-share yung mga stories po nila, yung stories po namin and yung stories na hindi talaga palagi napapakinggan. Kaya kung mapapansin niyo po, napakaraming characters, napakaraming nangyayari, napakaraming kwento ng iba-ibang bakla, iba-ibang trans, iba-ibang kwento ng masasabi natin maliliit na tao. Pero sinadya ko po yun kasi hindi ko alam kung kailan ulit ako makakapagkwento ng, alam mo yun, na mabubuo ko siya ng isang ganun na, sige, napunta na po ako na hindi na ako nape-pressure na lumabas na ako yung best director, manalong best film kasi in service of the material na lang po talaga kami na since nakuha ko na po yung pera sa Pure Gold. Kumbaga, ang trabaho ko na lang po as a director and also delivery. The writer is to deliver the story yes. And maabot po siya ng mga kailangan niyang maabot. So doon po ako very and excited. And people, parang story-wise, feeling ko, a lot of people can relate. Parang bawat barangay may group of bading na nagbabalibol. Yun yun. Kaya din po, hindi kami halos nahirapan with the casting. Also mentioning yung may mga influencers. Oh, speaking of, parang how did you come up with
parang ito yung magiging cast. Tama ba? First film mo? Or... Yes po. First full-length movie ko na ako yung mag-direct. Pero I work full-time po as assistant director and script ko naman po. Ayun, so, yun naman. First full-length. Ang dami mong pang characters, influencers, and not all of them are actors. Pero ang dami mong nire-risk dito, girl. Ganyan. Pero saan ang gagaling yung tapang at bakit mo pinili yung ganitong klaseng risk? Actually, sinabi ko rin po to sa pitch ko noon. Kasi since nagpa-play po siya sa dalawang timelines. Yun pa, may dalawang pa-timeline ka pa. Ha? Tapos, ginawa ko pong inspiration dito na kahit bababakla-bakla po ako, maangas po kami gumawa. Kaya ang naging music inspiration ko dito is kapag flashback, Nicki Minaj, rap, pero malambot. Pero kapag ngayon na po, Flow G, Glock 9, rap pa rin siya. Tapos isa po sa mga nag-inspire sa akin na kanta talaga is yung rap star ni Flow G. Kahit ganito po itsura ko, sobrang nag-rap po talaga ako na hindi niya na masisi kung ba't kami ganito. Yun yung lyrics na na parang, hindi kailangan niyo nang marinig yung kwento eh, na parang hindi na ako pwedeng matakot dito kasi once na, mabalot ako ng takot dun sa laki ng sakop na gusto kong mangyari, wala, hindi siya makikwento. Kaya dun din po nanggagaling yung tapang and confidence ko actually. Kasi with the casting also, minention ko na po. Nakalimutan ko lang po kanina, pero isa ang bida ko po sa bata is si Limwell. Bakalanang taon Limwell, anak kalakan po ni Lloyd Cadena. Okay. Na ayun po, rest in peace. Isa po siya sa yung grupo rin po nila yung nag-inspire sa akin din talaga. Also Bex Battalion. Kumbaga bakla ng taon yung bata, Bex Battalion yung matanda. Ah, okay. Tapos na-inspire po ako na in-explore ko po kasi dito sa film na to yung takot ko sa surrounding death and queer death. Kumbaga, paano ba kapag kami na yung mawawala? Sino yung huling taong makakita sa amin? Kasi growing up, masasabihan tayo na kapag ganyan ka lumaki, na kapag pinagpatuloy mo na maging ganyan kang tao, may chance na wala kang family or mag-aalala ka lang ng parents mo at the end of your life or wala kang mapapakasawa at anak. Pero doon ako nai-inspire kasi evident and prominent and mapapansin mo na napakaraming bakla, katulad nga po ng bakla ng taon ng Bex Battalion and other group of gay people na family kami na no, we have each other. Yeah, na hindi mo kami pwedeng sabihin na wala kami magiging pamilya. Kasi napakaswerte ko nga po actually na halos masasabi kong limang bahay yung nauuwian ko. Alam mo yun, na parang gusto ko pong iparamdam dito sa movie na ito na halos ganun lang po na mauuwian at mauuwian niyo po yung barkada niyo, yung family niyo. And ayun po, itinago ko lang po siya sa sports comedy pero chosen family po talaga yung atake ng film na. Oh my God, I'm so excited to feel at home sa movie. Di ba? Kasi iba rin talaga ang pamilyang bakla, di ba? At abangan niyo po kasi working with my production designer din po, Pablo Pineda, and my cinematographer, Harold Pialda. Treatment po talaga namin siya na sana makabot sa inyo na iba-iba po talaga yung mararamdaman niyo dun sa mga taon. And basically po, nakatira po kasi sila sa parlor. So abangan nyo na lang po kung ano, paano po namin siya iniba-iba na mapapansin nyo pong nag-iiba yung artistang sikat sa likod, mga ganyan. Kasi yun po yung nakakabahay dito na feeling ko kahit wala po kayong immediate na close friend na bakla or as in close best friend na bakla, may vibe na at home kayo dun sa parlor kasi nanay-nanayan nyo sila yung feeling na parang sila nag-ayos ng book mo, sila na nagpapagamisan. So, pero yun lang po yung gusto kong ikwento dito is yung napapasa po sa atin ng ating mga nanay-nanayan ng mga leksyon na pwede nating mapanghawakan once wala na sila kasi yun nga po, sa tayo-tayo po, may tayo-tayo lang tonggang doon. Yeah! Diba? Sino-sino pa na, ba? Na kaya dapat talaga magmahalan tayo at ayun, ipakalat pa natin yung kwento natin. Correct. At napakarami pa pong kwento, abangan niyo po talaga. Napakarami pa po yan. Ayan. O sino yung mga cast na dapat namin abangan? Kasi ayun, very exciting ayun, ha? Ayun po, speaking of, since dalawang timelines nga po siya, bakla ng taon, Limwell Uwet, Stella Salye, Queen Dora, and Charisse from TikTok. Charisse na matangkad, no? Yes! Ay, nagpa-volleyball nga yan! Yes. Nakikita ko! Clint Soledad, drag queen po, known as Sophie Deluxe. Ito ba ba? And then si Ralph Pineda po, ayang actor po as emerging actor. Then, and then sa adult naman po namin, we're working with
Lady Morgana from Drag Race, Barbecue from Dragden, Ati Negi, Matabang Setter, Coach Ryan from TikTok, and McCoy Dogs. Abangan nyo na lang po kung sino po yung mag-play na adult nanay na Charisse. Kasi it will be a surprise. Oh my God, napaka-exciting! Tapos yun po, we're very excited na, yun nga po, we're working with Divine Amparo, Nay Ampari. And ayun po, very excited ako i-introduce sa inyo itong mga masasabi nating non-actors. Pero dun po nila ako ginawang matapang and confident kasi alam ko, lahat ng bakla, one, marunong mag-volleyball, two, marunong mag-acting. So abangan po natin yan. At magaling sa comedy. Diba? Ay, please invite everyone to watch. Ayun po, ini-invite po namin ng lahat na manood ng aming pelikula ng One Day League, Dead Mother, Dead All, along with the 5 other full-length films and 25 other short films by student filmmakers sa first year po ng ating Sinipanalo by Pure Gold sa Gateway Cinemas po ng March 15 to 17. See you there po! Yay! Thank you! Umalo!